Amen, amen. Praise the Lord. Magandang magandang hapon po sa inyong lahat. Again, this is your friend, your brother in Christ. At tagapagturo po ngayong araw na ito. Ito po ang inyong lingkod, Pastor Jonathan L. Pascual ng King James Bible Baptist Church. Ito lamang po sa Sampaguita Street, San Vicente, Tarlac City. Okay, so isa pong pinagpalang araw sa bawat isa. At ito po ang ating Bible study tuwing may pagkakataon, no? Everyday. Hindi ko po kasi maiset kung umaga, hapon. Basta po binigyan ng Diyos ng pagkakataon. At ang ating pong pag-aaral ay patungkol po sa isang subject po namin sa Bible School. Kaya po ito ay under ng Bible Believers Institute. At nawa po ay sa pamagitan nito ay meron tayong matutunan, no? Sa banalang kasulatan. So we are studying the book of 1 Corinthians at ngayon po ay nasa chapter 9 na po tayo, no? Kung i-review po natin yan, mahaba-haba, no? Pero ito po ay isang aklat na ibinigay as Epistle of Paul, the Apostle to the Corinthians. Okay, so na-discuss po ang eternal security sa chapter 1 at yung wisdom ng tao, wisdom ng Diyos, pinag-compare. At chapter 2, ganun din naman po, pinag-usapan ang knowledge na galing sa Panginoong Diyos at ang knowledge na galing sa mundo. At sa chapter 3 po, ay makita natin na may mga carnal Christians sa Corinthians. Diniscuss po ang judgment seat of Christ sa chapter 3 at yung judgment ng Diyos sa higher education. So, pinag-usapan po sa chapter 4 ang stewardship ng Christian ministry. At yun po yung mga mysteries, no? At pinag-usapan po sa chapter 4 yung lifetime ministry of a believer or a preacher of the gospel. At binanggit po sa chapter 4 kung paano sinabi ni Paul na siya ay spiritual father ng mga naligtas sa Corinthians. Siya ang founder, no? Ng church sa Corinthians. So, sa chapter 5, may issue tungkol po sa incest in the church at Corinth. At yung discipline po sa local church, in-apply po dito sa chapter 5. No? Pagdating sa chapter 6, the necessity of proper Christian judgment, and then the effect of a believer's conduct on his millennial inheritance. So, yan po yung sa chapter 6. At binanggit po yung sa chapter 6, the temple of the Holy Spirit. Okay, then chapter 7 is about the married life versus the single life. And then detailed instructions on marriage and divorce and remarriage sa chapter 7. At yun nga po, no? In-explain doon, remarriage versus staying single. Explain ni Paul ang difference dito. At ang single state is recommended by Paul in 1 Corinthians chapter 7. Pagdating sa chapter 8, we have discussed about gods, lords, and idols at Christian conduct among heathen idolaters, yung issue ng pagkain, no? Na diniscuss din sa Romans chapter 14. So now in chapter 9, ito po yung mga headings dito, the freedom and rights of Bible-believing ministers verses 1 to 6, the Christian's duty to financially support his ministers, Paul sacrifices his rights to be a more effective soul winner, verse 15, hanggang verse number 23. And then in ito po yung challenge sa chapter na ito, verse 24 to 27, Christian discipline and its reward. Okay, so yun po ang ating pag-uusapan ngayong hapon. At tayo muna po yung manalangin. Takilang Diyos, pagpalain niyo po ang aming pag-aaral at patumbayan niyo po kami, O Diyos. Salamat po sa opportunity na ibinigay niyo po sa amin. Jesus name, amen. Amen. Okay, so tuloy na po tayo. The freedom and rights of Bible-believing ministers. Ito po yung si Pablo, sinasabi niya na hindi siya pag-aari, no, ng sino man na kung saan ay control siya. Siya po ay lingkod ng Diyos at ang kanyang paglilingkod ay kanyang kalooban. Hindi po dahil sa siya po ay tinulak lang, napilitan lang, o kaya ay meron pong ibang mga dahilan, no? Maliban sa isang dahilan, siya'y gumagawa dahil sa kalooban ng Panginoon Diyos. Ito sinasabi niya sa verse 1, am I not an apostle?
Am I not free? Have I not seen Jesus Christ our Lord? Are not ye my work in the Lord? So he's giving you his personality bilang apostol. Siya isang malayang tao at nakita niya ang risen Savior at siya ay nasa kalooban ng Panginoon Diyos, sa gawain ng Panginoon. Sabi niya sa verse 2, if I be not an apostle unto others, yet doubtless I am to you, for the seal of mine apostleship are ye in the Lord. The seal here is not the zeal, no? It's a Z-E-A-L ng Romans chapter 10. Ito ay seal, no? Na katulad po sa Ephesians 1:13, the seal of the Holy Spirit. Itong seal nito, it is the mark, no? It is the proof. Na ang proof ni Paul na siya apostol ay walang iba kundi sila, sapagkat sila ay nag-ibunga ni Pablo. Okay, yan ang seal ng kanyang apostleship, ang mga Christian believers. Ngayon, ba't niya binapanggit ito? Sapagkat meron po siyang ipaliliwanag o bibigyan ng linaw sa kanyang bilang tinawag ng Diyos. Okay? So, verse 3. My answer to them that do examine me is this. Have we not power to eat and to drink? Have we not power to lead about a sister, a wife, as well as other apostles, and as the brethren of the Lord and Cephas? Or I only and Barnabas have not we power to prepare working? Yun, no? Malaya siya, yun ang ibig sabihin nun. Sabi niya, have we not power to eat and drink? No? Itong power na ito, makita natin sa verse 4 to 6, and then in 1 Corinthians 6:12. Have we not power to eat and to drink? Have we not power to lead about a sister, a wife, as well as other apostles, and as the brethren of the Lord and Cephas? Or I only am Barnabas, have not we power to prepare working? Yan. So they can work, no? Hindi sila control ng ministry pagkaman sila ay nagsaserve sa mga tao, but they are not controlled by anyone. Okay, ito pong power na ito makita natin sa 1 Corinthians 6:12, no? 1 Corinthians 6:12, ito yung kanilang kakayanan na gumawa, no? All things are lawful unto me, but all things are not expedient. All things are lawful for me, but I will not be brought under the power of any. So, hindi siya control, no? Ng, kasi nung panahon na yon, tanda natin na, huwag natin bigyan ng maling pag-iisip doon po sa mga authority na binigyan ng Diyos sa atin, tulad ng mga namumuno, no? Sa pamahalaan. Sila ay merong ibang aspect o ibang area o ibang ministry, no? Sabi nating ministry man ito, o meron silang inatang sa kanilang balikat na hindi katulad ng inahawakan na ministry ni Paul. So sila ay para sa peace and order at sa ayusan ng society. But Paul is telling us that pag pinag-usapan po ang pagtuturo ng Bible, wala na above sa kanya maliban ang ating Panginoong Hesus Kristo. Okay? To be a citizen of that country, okay? For example, Rome, Israel, and siguro dito ko naging residential sa Corinthians or sa Ephesus, he is going to abide according to the regulations. But pag pinag-usapan ang freedom niya sa pangangaral ng salita ng Diyos, nag-hold sa kanya. Wala na po control. Okay? Now, yung working dito, ito yung pagtatrabaho nila para sila magkaroon ng income, no? Supportahan nila kanilang sarili because that is needed in the ministry. Verse 7, who goeth a warfare anytime at his own charges, or who planted a vineyard and eateth not of the fruit thereof, or who feedeth a flock and eateth not of the milk of the flock. So, sinasabi niya dito, na yung nagtanim, meron ka pangyarihang mag-ani.
yung nag-alaga ng livestock, ng mga hayop, mayroong kapangyarihang kumuha out of the flocks or sa kanilang inaalaga mga hayop. Okay. Sabi niya, who goeth to warfare anytime on his own charges? Walang taong army siya, militar siya, and yet, ha, sarili niyang gastos. Who planted a vineyard and eateth not of the fruit thereof? Or who feedeth a flock and eateth not of the milk of the flock? So he's now telling us that whenever a believer or a leader of a pastor or a pastor or a visionary is doing the job or the work of God. Now, ang partnership naman ng mga pinangungunahan, tinuturuan, inaaralan, partnership nila is to support the ministers of his financial need. No? Ano yan eh? That is actually practical. No? Yan ang sinasabi ni Paul. Practical ito. Pupunta ka ba sa labanan? Na sarili mong ano? Sarili mong bala, sarili mong baril, at sarili mong lahat. Na wala mang sumusuport sa iyo na meron kang ano, meron kang company, meron kang bansa, o meron kang team na pinaglalaban, may cause kang pinaglalaban. So meron ka dapat support sa iyong mga kasama. So he's telling about the ministry, no, sa local church. Kaya nga tayo po na mga Christian, no, merong mga pastor ang ating mga simbahan, huwag po tayo mag-atubili, tumulong. So don't hold or don't din nating lessen your help to the workers of the Lord. And nasa Bible yan, no? 1 Timothy 5:17. Okay, now, verse 8, say I these things as a man, or say it not the law, the same also. So sinasabi niya ito as a man. Yun ang natural eh. No? Yun ang common na kalakaran. At sinasabi na rin niya, hindi dahil sa kanya ito, sinasabi rin niya ito ng batas, ng law. At ngayon, ano yung kanyang gagamitin na batas? Old Testament. Verse 9, for it is written in the law of Moses, thou shalt not muzzle the mouth of the ox that treadeth out the corn. That God take care for oxen. Yan na, no? Okay? So, dito na, binibigyan ng illustration ni Paul through or using the Old Testament. Binanggit po niya yung Deuteronomy 25 verse 4 dyan. Deuteronomy 25 verse 4. Or said he altogether for our sakes, no doubt it is written, that he that bloweth should blow in hope, and that he that threseth in hope should be partaker of this hope. Okay? So, same note din po yan sa John 7:38, Acts 20:35. No? So, ang point dyan, it is better to give than to receive. Ang point dyan, tumulong ang mga Kristiyano sa mga lingkod ng Diyos para maging partaker din sila ng hope. Okay? Kasi nagpapagalit, nagpapagod, papakahirap para talagang idala ang salita ng Diyos. Sila yung mga frontliner eh, mga pastors. So they need some backup. Okay? Tulong mula sa mga mananampalataya. And verse 11, sabi niya, if we have sown unto you spiritual things, ito yung, through preaching and teaching, is it a great thing if we shall reap your carnal things? Yung carnal po, that's the support, that's the material support, that's money sa ating panahon. Hindi masama kanya na ubali kami, no? Ng mga bagay na material mula sa inyo. Sapagkat kami naman ay nagpagod, nagtanim, nag-alaga, nagdilig, nagkintay, no? Ang bunga. Verse 12, if others be partakers of this power over you, are not we rather? Sabi niya, kung ang iba kanya ay nakikinabang sa inyo, yung iba nakakakuha sa inyo, hindi ba din kami? O maaaring higit pa dapat, no? Spiritual kasi yung ibinibigay. Okay, so dapat po maintindihan natin ito na
na ito ay very practical. No? Check natin po Romans 15 verse 26 to 27. Romans 15 verse 26 to 27. For it had pleased them of Macedonia and Achaia to make a certain contribution for the poor saints which are at Jerusalem. Yun. No? Contribution. Tumulong sila. Tumulong itong mga sa Rome. Tumulong sila. No? Okay? Now, so hindi pa po tayo maalis na sa context. Ha? First 12. If others be partakers of this power over you, are not we rather, nevertheless, we have not used this power. Ito na. Talagang si Paul, sabi niya. Meron kaming power. We can get from you. Nagpagod kami para sa inyo. But sabi niya, but, sabi niya, but nevertheless, we have not used this power, but suffer all things, lest we should hinder the gospel of Christ. Gusto niya na maging mas effective siyang soul winner, mas marami siyang mawin. Kaya nga, hindi na niya hinangad yung pwede niyang kunin sa mga mananampalataya sapagat baka ito pang maging hindrance para sila ay maglingkod sa Diyos. Kasi baka makita nila na si Paul kaya naglilingkod eh, dahil sa pera. Okay? Kinlear ni Paul yan. Verse 13, do you not know that they which minister about holy things live of the things of the temple, and they which wait at the altar are partakers with the altar. Ayun na. Sinasabi niya, Old Testament yan. Old Testament set up. At kinukumpir niya sa New Testament kung paano ang mga Old Testament Jewish people support the Levites and the priests the same way, ganun ding system, how the Christian will support the ministry and the ministers. Kaya sabi niya, do you not know that they which minister about holy things live of the things of the temple, and they which wait at the altar are partakers with the altar? Verse 14, sinuportahan niya ng ganito, even so hath the Lord ordained that they which preach the gospel should live of the gospel. Yun, sabi niya. Even so hath the Lord ordained. Inordain na ng Diyos yan. Inorder na ng Panginoon. Okay, it's an ordinance ito. That they which preach the gospel, what? Should live of the gospel. Mabuhay sa pamagitan ng Ebanghelyo. Okay, so yun na, no? Maliwanag na hindi ginamit ni Paul ang kanyang right, but masinunan niyang mangaral ng salita ng Diyos kahit he has the right, hindi siya kumuha sa kanila. Hindi siya kumuha. Nagtrabaho nga siya para suportahan niya ang kanyang sarili. Verse 15, Paul sacrifices his rights to be a more effective soul winner. Ito ang kanyang ginawa. But I have used none of these things. Liwanag na si Pablo ay hindi siya mercenary. But I have used none of these things. Neither have I written these things. Hindi ko sinulat ito, mga bagay nito. That I should be so done unto me. For it were better for me to die, grabe no, than that any man should make my glorying void. Sabi niya, di baling mamatay na ako. Wag lang, ang point niya dito, wag lang yung masabi ng iba na siya ay nasa ministry because of some financial reason. Wow, that's very noble, my friend. Kukunti na lang po makita natin ganyan. Na naglilingkod, hindi dahil po sa salapi, naglilingkod dahil sa ito ay panawagan ng Diyos sa kanila. Okay. Sabi sa verse number 16, for though I preach the gospel, I have nothing to glory of, for necessity is laid upon me. Yea, woe is unto me if I preach not the gospel. Okay. So the idea is, sabi ni Paul, I didn't choose to preach it, but the responsibility was laid on me by the Lord. Okay, hindi niya pinili na siya mangaral, pero yung responsibility that ibinigay kasi sa kanya, pinatong sa kanyang balita. Kaya ano magagawa niya? Sabi niya, woe is unto me if I preach not the gospel. For if I do this willingly,
a reward. But if against my will, a dispensation of the gospel is committed unto me. So yung dispensation po dito, mga kapatid, ha, mga hyper-dispensationalist yan, hindi ito period of time. It is God's disposition that God committed something to Paul. So the gospel was committed to him for disposition, not as a period of time. Not as a period of time. Disposition, dinispose kami. Alright, verse 18. So si Paul ngayon, ang nag-reveal patungkol dito sa mga mysteries ng church age. Okay, verse 18. Kasi nga, nag-transition muna eh, hanggang sa dumating sa kanyang time. Verse 18. What is my reward then? Verily, that when I preach the gospel, I may make the gospel of Christ without charge. Ayan. Paliwanag na yung mga ginagawa ng mga kulto. Nako sila, saan nangangaroon sila sa daan? Sa bus, sa jeep. Kahit saan pa. Palengke. May dalang support at naghihingi ng pera sa tao. Dahil daw nangangaroon sila ng salita ng Diyos. O, edi talagang doon makikita yung kanilang kultuhan. No? Okay? Pero sabi ni Paul, sabi niya, what is my reward then? Verily, that when I preach the gospel, I may make the gospel of Christ without charge, that I abuse not my power in the gospel. How about that? How about that? As a noble Christian, no? Doon mo makita yung character ni Paul, yung iniwan niyang mark sa atin, na hindi po ito, ang ministry ay hindi business o pagkakatirahan. And now to the Jews, I became a Jew as a Jew. Verse 19 muna. For though I be free from all men, yet have I made myself servant unto all, that I might gain the more. So yun ha. Sinabi niya free, kanina siya. Sa verse 1 up to verse 6, free siya. Walang taong kukontrol sa kanya. Pero kahit malaya siya, mas pinili niya na bumaba sa reputasyon na kung saan siya ay maging servant ng mga tao. Unto all pa eh. That's unto all. That I might gain the more. Sapagkat gusto niya na makapag-gain pa siya, makapaging effective soul winner siya, na binaba niya ang kanyang sarili na as if servant siya. No? Verse 20, and unto the Jews, I became as a Jew, that I might gain the Jews, to them that are under the law, as under the law, that I might gain them that are under the law. So this will give you the reason why in Acts 18:18, sapagkat siya po ay, itong Corinthian church na ito, kasi maraming Hudyo dito. Actually, mga religious leader ang nawin ni Paul dito. Kaya nga, ang malaki yung burden niya na bumalik sa Jerusalem. Purpose niya, sabi niya. Purpose niya is to win the more. Acts 18:18. And Paul, after this, studied there yet a good while, and then took his leave of the brethren and sailed thence into Syria, and with him Priscilla and Aquila, having sworn his head in Cenchrea, for he had a vow. Ayun niya. Pupunta siya sa Jerusalem. Bakit po niya ginawa yun? Bakit kailangan pang magpakalbo? Pagkatapos ay pupunta sa Jerusalem. Eh di ba, hindi na siya nagtuturo ng batas ni Moses. At meron na siyang dispensation na received kay Jesus Christ. Bakit kailangan pa niya ngayon bumalik sa Jerusalem at magkaroon ng vow? Now, dito po natin makita yung dahilan. Yung sinabi niya ni Paul kanina sa 1 Corinthians 9:20. Okay? So, magandang hapon po sa inyong lahat, mga kapatid. Alright, thank you for joining us today in our Bible study. Tayo po ay nasa 1 Corinthians chapter 9 na po. Okay, ayan. And unto the Jews. Sino ba'y pupunta niya sa Jerusalem, mga Hudyo yun? I became as a Jew. Yun ang dahilan, mga kapatid. Bakit may bow pa siya, kailangan pa niya pumunta sa Hudyo? Sapagkat malalim kasi yung desire niya, no? Nailigtas ang Israel. Kita mo yun sa Romans chapter 10, verse 1. Sabi niyo, Romans 10:1.
Corinthians 10:1. Brethren, my heart's desire and prayer to God for Israel is that they might be saved. So yan ang malalim niyang ano, hangarin. Ang maligtas sa mga Hudyo. At matigas ang ulo ng mga Hudyo eh. Ilang beses nilang nireject ang gospel. Pero hindi pa huminto si Paul. Sabi niya sa 1 Corinthians 9:20, sabi niya, unto the Jews I became as a Jew, that I might gain the Jews. To them that are under the law, as under the law, that I might gain them that are under the law. Jewish people ito. To them that are without law, ito yung mga Gentiles naman, ano? Uncircumcised, as without law. Being not without law to God, but under the law to Christ, that I may gain them that are without law. So he is a preacher to the Jewish people, he is also a preacher to the Gentiles. So yung commission niya ay concentrated sa mga Gentiles, pero pag pinag-usapan ng mga Hudyo, may heart pa siya doon. May heart pa siyang mag-preach. At actually sa Acts 18, pagdating mo sa Acts 18 and 19, makita mo, almost mamatay na si Pablo dahil sa kanya pagpunta sa mga Hudyo at ipangaral niya ang Ebanghelyo sa kanila. Now sabi niya, to the weak became I as weak, that I may gain the weak. I have made all things to all men, that I may by all means save some. Yun na. At may na-save po siya. No? May na-save siya mga tao. So 1 Corinthians 4:15, for though ye have 10,000 instructors in Christ, yet have ye not many fathers, for in Christ Jesus I have begotten you through the gospel. Ayan. Nagpakumbaba siya, naging alipin siya para sa mga tao, naging weak siya sa mga mahihina para ma-win niya yung mga weak. Ha? Pailalim siya sa batas. Sabi niya ganito, to them that are under the law, as under the law, that I might gain them that are under the law. Them that are without law, ito mga Gentiles. Huh? Ano niyan? Lahat ng paraan ginawa niya para sa ganun, mawin niya yung mga tao. To save some. At yun nga, nagtagumpay si Paul. For this I do for the gospel's sake. Ginagawa niya lahat yan. Pinakikisamahan niya lahat ng klaseng tao, that para siya maging great soul winner. This I do for the gospel's sake, that I may be partaker thereof with you. Okay? Now, let's see the last verses. Alright? So, review lang natin. 1 Corinthians 9, verse 1 to 6. Binanggit po yung freedom and rights of a Bible-believing minister. Malaya. Wala po tayong, ano, we are free, no? Malaya tayo. Hindi tayo sakop ng sino mang pope, bishop, o cardinal dyan. Wala. No? We are not controlled by anyone. Hindi tayo control ng organisasyon, hindi tayo control ng convention, we are free. Now, verse number 7 up to verse number 14, ito yung duty naman ng mga natuto sa Bible na tulungan ang mga nagpapagal sa Ebanghelyo. Missionary, teacher, Bible teacher, pastors, kung may evangelist, huwag natin silang pababayaan sa panalangin at kung meron tayong may pagkakalob. Okay? Now, verse number 15 up to verse, ito yung sinabi ni Paul na hindi niya ginamit ang kanyang kapangyarihan bilang mga ngaral ng salita ng Diyos. Pagkos siya ay nagpakumbaba para mas mawin niya ang mas marami. Sapagkat sa kanya ay ibinigay, inatang sa kanyang balikat, ang disposition na i-dispose ang gospel of the grace of God o yung mysteries involved here. Okay? So kaya ang ginawa niya ang sarili niya na Hudyo, ginawa ang sarili niyang Hentil, etc. Sinamahan niya lahat for the gospel's sake. Okay, verse 24 to 27, this is a challenge to everyone, Christian discipline and its reward. Mag-discipline tayo, magkaroon tayo ng goal, ha? Iayos natin ang buhay natin. Ipagsagunan, mas lalo tayong maging effective na ma-reach natin yung ating mga hangarin para sa Panginoon Diyos. At ito ang mga bagay na gagawin mo. Alam niyo po ba, kadugtong din ito ng Philippians 3 verse 13 to 14, mamaya, no? Know ye not the day which run in a race, run all, but one receiveth a prize.
so run that you may obtain. So yung reward, yung prize, siya yung motivating factor para po tayo tumakbo. Tumakbo tayo at magtagumpay at manalo. I-aim natin yan na sa dulo ng buhay natin, nagwagi tayo ng mga prize ng Diyos, reward ng Panginoon. Kaya sabi niya, surround that you may obtain. Pero hindi ka lang tatakbo. Nakatulad sa binanggit ng Philippians 3 verse 13 to 14. Okay? Hindi lang po yun. No? Pero pang ibang bagay na i-consider natin. Pero tignan muna natin. Ang unang hakbang ay tumakbo ka. Mag-aim ka para sa Diyos. Philippians 3 verse 13. Brethren, I count not myself to have apprehended, but this one thing I do, forgetting those things which are behind and reaching forth unto those things which are before, I press toward the mark for the prize of the high calling of God in Christ Jesus. Okay? So, ang sinasabi ni Paul dyan, tayo ay huwag tayong mag-atubili. Tumakbo tayo, Hebrews 12 verse 1 to 2. Sapagat ang author and finisher ng ating faith ay si Jesus Christ. So, ito na, nakaset ng buhay mo. Then you run. You run. You run not just running. You run to obtain. You run to win. You run not to quit. No, you're not the day which run in a race, run all. But one receiveth the prize. So run that you may obtain. And everyone that striveth for the mastery is temperate in all things. Now they do it to obtain a corruptible crown, but we an incorruptible. So tumatakbo tayo para makakuha tayo ng incorruptible crown. Ikinampir ni Paul yan sa mga manlalaro na nagtsatsaga sila, nidisiplina lang kanila sarili, and yet, mga kapatid, and yet, ginagawa nila yon because they want to get a corruptible crown. Ginagawa nila, pinagsisikapan nila. Pero pagkatapos ibinigay yon yung koronang na yon nagawa sa daho, ilang oras lang, tuyo na. Papakamatay yung mga atlet ng panahon ni Paul. Sabi niya, kung sila nagpapakamatay, nagpapagal, nagtsatsaga, naghihirap, dinidisiplina lang kanilang sarili, how much more tayo, sapagat ang ginagawa natin ay para sa ministry na ang effect ay walang hanggan. Okay? Kaya sabi ni Paul sa 2 Timothy chapter 2, tingnan po ninyo. Magandang minsan na ririnig natin ito Para magkaroon tayo ng passion para sa ating ministry. 2 Timothy chapter 2, sabi niya, and the things that thou hast learned of me among many witnesses, the same also commit thou to faithful men who shall be able to teach others also. Verse 3, that thou therefore endure hardness as a good soldier of Jesus Christ. Verse number 4, no man that warreth entangleth himself with the affairs of this life, that he may please him who hath chosen him to be a soldier. So isipin mo na lang ha, na ikaw ay malalaro. Now, tandaan natin, may mga regulations yan, may mga batas. Hindi ka mananalo kung unlawful ka. Hindi ka mananalo kung dinaya mo. No? Hindi ka mananalo kung hindi ka nag-abide dun sa regulations, programs, and rules. Kaya nga, you strive lawfully. No? Maging disiplinado ka. You strive lawfully. Every man that striveth for the mastery is temperate in all things. Now they do it to obtain a corruptible crown, but we an incorruptible. Sabi nga sa kasabihan, kapag ka ang mga racers, yung mga mumotor, nagbabay, yung mga boxers, yung mga swimmers, yung mga racers na tumatakbo, okay? Wala ka makita sa kanila mga smokers o nagsisigarilyo. Bakit? Sapagat they have the discipline, because bakit nila dinisipline ang kanilang sarili? Because they want to win. Gusto nilang manalo. No? Now, they do it to obtain a corruptible crown, but we, pero tayo, sabi niya, an incorruptible. Isipin mo, tayo, tumatakbo tayo. Hindi katulad ng mga nasa Olympics o nasa anumang sports. Tumatakbo sila para lang sa isang pansamantalang tagumpay. Samantalang tayo, tumatakbo tayo sa walang hanggang tagumpay. Ang idea dito, mga kapatid, malaki yung value ng tatanggapin natin. Magtatagumpay tayo at ang tagumpay ay biyaya na napakalaki. Reward eternity. Save ka na. Pero mas magandang save ka na meron kang gantimpala. Biyaya.
reward, no? Meron kang gantimpala. Meron kang nakuha sa Diyos. Hindi lang ikaw ay nakarating sa langit. Meron ka pang pinagtagumpayan. At pinakita mo sa Diyos siya, Lord, salamat sa pagliligtas mo sa akin. At dahil ako'y naligtas, ginamit ko ang aking sarili para makapag-win pa ng mga kaluluwa at lumaki pa ang ministry. Di ba tutuwa ang Diyos sa atin? Itong taong ito, niligtas ko. Pero hindi niya sinayang yung kaligtasan. Kasi maraming ganun ngayon eh. After na na-save, wala na, bali wala na ang ministry. Di, mas magandang isip natin ganito. Maging motivation natin na meron tayong reward balang araw. At yung reward na yon, ibabalik din naman natin sa Panginoon Diyos yun eh. Revelation chapter 4, di ba? Siya ngayon yung tatanggap sa reward na yon. Tumanggap tayo, pero ibabalik natin bilang pasasalamat sa Diyos yung ating reward. Maganda kaya ng ganun, di ba? May magulang ka, nakita mo, akit kayong dalawa sa stage, tapos sabitan ka, something o kaya, lalagyan ka ng medalya dahil sa nagtagumpay ka sa pag-aaral. Di ba napakasarap no? Ganun din naman, sa langit. Pagdating ng panahon, dahil sa tagumpay na bigyan ng Diyos sa atin, nagtsaga tayo, nagtiis tayo, hanggang sa dulo, hindi tayo huminto. Nakakuha tayo ngayon ng incorruptible crown. Praise the Lord. Sabi niya sa verse 26, I therefore surround that as an uncertainty. Hindi ako tumatakbo na parang wala akong goal. Hindi ako tumatakbo na nagpapagod lang ako, sumusuntok lang ako sa hangin. Meron akong direction, meron akong point. meron akong ine-aim. Kaya nga sabi niya, I press toward the mark for the prize of the high calling of God in Christ Jesus. Meron akong ine-aim. Verse 27, but I keep my under my body. Ito na, no? Kinontrol niya yung kanya sarili, dinisiplina niya, kasi alam niya, ang magpapabagsak sa kanya, walang iba kundi siya rin. Yung katawan na kung saan, nandun pa rin ang kasalanan. Binanggit niya sa Romans chapter 7, o paano yung struggle niya, no? Sa kanyang old man. Verse 27, but I keep under my body and bring it into subjection, lest that by any means, ito niya yun, when I have preached to others, I myself should be what? A cast away. Now this is itong magandang verse na ito, na madali lang maintindihin. Eh, ang ginawa pa ng mga Roman Catholic, iniba pa nila yung kanilang interpretasyon. Sabi ng Roman Catholic, ito yung proof text daw that an apostle can lose his salvation because the popes interpret cast away as going to hell. So, parang sa Roman Catholic Church, kasi ang idea nila, wala ngang eternal security. So, yung word daw na cast away, you can lose your salvation. Hindi po yan. Ang cast away dyan, wawawalan ka ng reward. Walang ka ng reward. Ito tayo sa 2 Timothy chapter 2. Hindi cast away na kung saan ay mawalan ka ng salvation. Hindi po. Meron nga tayong eternal security. Hindi nawawalan kaligtasan. Ano sabi ni Paul dito? Sa verse number 12, if we suffer, we shall also reign with him. Ayun na yung incorruptible crown kanina. If we deny him, he also will deny us. So, anong mawawala sa atin? Pag hindi tayo nagpatuloy, naging unfaithful, if we deny him, he also will deny us. Anong i-deny sa atin? Yung dapat natin matanggap na incorruptible crown. Na-loss natin yun. Hindi yung salvation, ang na-loss natin yung reward. Okay, yun ang sinasabi ni Paul. Kung bakit? Kontrolado niya yung kanyang sarili, hindi niya basta-basta hinahayaan na lang na makontrol niya, makontrol siya ng kasalanan. Sabi niya, but I keep under my body and bring it into subjection lest that by any means when I have preached to others, I myself should be a castaway. So hindi niya hinayaan na maging castaway siya. Kaya nga hanggang kamatayan, sabi niya sa Acts 20:28 at 24, sabi niya, this life is not dear unto me. Kasi alam niya, the enemy is within. At yun ang magpapabagsak sa kanya, yung power ng kasalanan na nasa laman. Alam niya yun. Kaya nga, he is temperate, he is subject to the law of God. Yun pa, discipline siya. Minaster niya ang kanyang sarili. Para lalo siyang maging effective na soul winner ng ating Panginoon. Okay, so yun lang po mga kapatid.
Good afternoon po sa inyong lahat, Sister Rica, Paklibar, Sumagaysay. Good afternoon, Sister Gemma, Sister Nolin, Sister Ana, Sister Saliana. At yan po mga kasama natin ngayon. Si Brother Dominador, Perino. Yan, Sister Nolin. So, good afternoon po mga kapatid. So, huwag natin pong kalimutan. Patuloy po nating pag-aralan ng banal na kasulatan. At kung kayo po ay na-late, no? I-review nyo lang po. Ang purpose kasi natin dito, magkaroon ng Bible study na gagamitin as supplement sa ating Bible Institute. Okay po, so maraming salamat po for watching us. Nandun lang po tayo muna. At mag-move tayo sa next video natin, chapter 10. Muli po, ang ating na-discuss is about the freedom and rights of Bible-believing ministers, the Christian's duty to financially support his ministers, Paul sacrifices his rights to be a more effective soul winner, and then Christian discipline and its reward. Okay, doon lang po tayo. Tayo manalangin, dakilang Diyos. Maraming maraming salamat sa iyong pagmamahal at pag-ibig sa atin. Palayan niyo po kami, Panginoon Diyos, at biyaan ng marami pang tagumpay sa buhay namin. Sana, Panginoon Diyos, sigit sa lahat na kami po ay makakamit ng incorruptible crown na kung saan balang araw ay aming ibabalik sa iyo bilang aming pasasalamat sa iyo, Panginoon. Thank you for everything that you have done in our lives in Jesus' name. Amen. Okay po, God bless po at magandang hapon sa inyong lahat.